Hello guys, welcome back po sa ating Kennedy Bulba Mushroom. Ito na po yung finishing ng ating haligi ng ating dahon. Yan. Matulis na matulis. At ito na po yung ating dahon. Actually, hindi po naitanim kaagad ni Kennedy roses dahil naging busy siya kahapon, kaya tapos umulan pa, kaya yun, hindi niya naitanim. Ngayon pa lang niya itatanim. Yan, balikan natin si Kennedy nandun. Mag-ingat tayo dahil maputik. Yan. Umpisa dito. Hanggang doon. Tatlong stick lang. So, may langgam-langgam pa yan, ha? Langgam-langgam pa. Ayan. Huwag po tayong mabahala sa mga langgam dahil itong pinagtataniman ni Kennedy ay may langgam. Okay lang kung may langgam. Yes, okay lang yan. Walis-walis muna ng konti para maganda ang paligid. Tandaan naman, Kennedy. Okay na yan. Tama na yan. Actually, ay, nakalive ba yan? Oo, sa ating group. Ano, pupunta ako dyan? Dadali muna dito? Yeah, dadali na niya dito. Ipakita mo. So, yung mga tao na hindi po naitanim kahapon. Hindi niya naitanim to kahapon. Itatanim po ngayon. Parang natuyuan dito, Kennedy, ah. Natuyuan dito. Anong gagawin mo dyan? Ay, papakita daw niya nga. Mamaya, medyo natuyuan po dahil hindi niya naitanim kahapon. Ayan. So, ipapakita niya ang technique kung anong gagawin. Ayan. Excuse me. Ito, maganda pa ito. Maganda pa ito sa ilalim mo. Maganda pa ito. Yan. Sa mga first timer, dito nyo siya matitesting kung okay na yung pagkabasa ng ating dahon. Dito, pag ginanyan nyo, pinisil nyo, may lalabas na katas, pwede nyo nang iahon. Ang pagbabad po ng banana leaves ay 30 minutes to 1 hour lang. Hindi po pwedeng sobrang babad kasi mawawala yung sustansya ng dahon. Ito ang ginawa ni Kennedy Roses. Binabad niya ng 30 minutes. Inahon niya. Pinagkamada-kamada niya. Pinagpatong-patong niya sa lupa. Tapos, hindi niya naitanim kahapon. Sinakluban lang niya ng yan. Yung mga sako at saka kung anong pang tatakip niyo dyan, kayo nang bahala. Para kinabukasan, hindi siya matutuyuan. Kahit na naibabad yun na siya, hindi siya matutuyuan. Pagka ahunin nyo yun, limbawa, nagbabad kayo ng banana leaves, 30 minutes to 1 hour lang yung babad, no? Dapat iahon nyo na. Kasi makikita nyo naman siya, Sir Madam, eh. Makikita nyo kung okay na siya. Dito, pisilin nyo. Pisilin nyo, pag may lalabas na katas, okay na siya. Okay nang iahon. Pagkatapos nyong maiahon yun, patiktikan nyo siya para mawala yung tulo ng tubig. Pagkatapos, pwede nyo nang taniman ng ating binhi.
pwede nyo nang gawin ang ganitong proseso. Yan, ganyan. Ikakamada na yan ni Kennedy. Layer by layer. At this time, hapon na namin naitanim. May tatanim pa lang. Kasi hindi pa, itatanim pa lang. Labak! Yan, mga kamashroom. Ito na po yung binhi. At mayroong pandilig. Ito lang. Yan, ganyan. First step, ikamada. Ganyan ang pagkakamada. Dapat pantay-pantay. Diligan lang natin ito. Diligan lang. May mga viewers ba tayo? May isa tayong viewers. Yan, ganyan lang. Kamada, ikamada lang. Dito ako. Hanap ako ng magandang pwesto. Tuloy-tuloy yan. Sa mga nagtatanim sa laundry, mas maganda po ang magtanim sa lupa. Dahil sa laundry, mahihirapang gumapang yung ano, hindi mag-iinit. So, hindi mag-iinit at saka mahirapang ano gumapang o huminga. Kahinga. Ito na yung pagdidilig na sinasabi ko. So, ganito lang gawin nyo, first layer, dahil so, tubig lang ito, wala kong ginamit dito. Tubig lang ang nandyan ha, tubig lang yung ginagamit. Malinis na tubig. Ganyan, siligan nyo muna. Yan, diniligan ni Kennedy. Ano pag medyo ito yung binhi? Lagay ng binhi, manipis lang. Gusto mo ito? Ano ka kaya? Ako na mabibigyan sa magsalita ka habang ano. Ikaw na. Ang arti-arti naman ito. Ito, sige. Video mo lang itong paglalagay. Ang arti-arti mo. Ganyan. Ayan, ganyan. Gilid by gilid. Kaya pantay-pantay na gilid by gilid. Ganyan yung kamay ko ha? Nakababang ganyan. No? Hindi yung nakahanga ng ganyan. O, sige. Ganyan lang. Ibabawa niya lang kamay. Paglalagay ko. Yan, ganyan. Gilid, gilid side by side. Tignan nyo mabuti, oh. Yan, ganyan. Ganyan ang paglalagay ng binhi. Para lang kayong nagtatanim ng palay. Yan. Tapos pagkatapos patungan nyo na. Yan. Pag tamang-tama lang ang basa ng dahon nyo, kahit wag na kayong magdidilig. Nagdidilig lang si Kennedy kasi natuyuan nga kasi sa tagal na ano, isang araw na hindi na itanim kaagad.
Ganun ang technique. Yan, ganyan po. Pangalawang layer na to. Pagkatapos ng pang layer, lagyan nyo na ulit ng binhi. Hindi ako nagdilig kasi sakto lang yung ito, basa. Ito, hindi na niya diniligan sa pangalawang layer kasi sakto lang yung basa ng banana leaves. Hindi kagaya nung kanina, nagdilig siya kasi nga, yung sabi ko sa'yo, sa inyo, natuyuan, kaya nagdilig siya. Okay lang na magdilig sila, basta mabilis. Okay lang na magdilig kayo, basta mabilisan lang. At saka ang gagamitin yung pandilig ay yun, yung may shower. Sprinkler. Spring, ah? Yung may shower. Oh, sabi ko nga, may shower. Nasaan ba yung stand ano natin? Ang mangawit ng kamay ko. Pasensya na po kung medyo magalaw tong video dahil pasmado na rin ang aking kamay. Ito ang pangatlong layer. Tignan nyo ang pagkabasa ng dahon. Tamang-tama lang. Mamaya. Kaya hindi na niya diniligan. Bago tayo pastikan na tumamaya, magdidilig tayo. Yan. Bago plastikan to ay didiligan muna to sa ibabaw para may pabaon siya tubig para hindi siya basa-basa matuyuan. Masakit sa binti. Mahirap magtanim. Magtanim ay hindi biro. Ayun ako. Lalo na kung mataba kayo, katulad ni Kennedy, mayroon pa talaga kayong magtanim. Kasi yung tiyan, mahirap ano? Yung tiyan niya kasi, malaki na. Hirapan siya magtanim. Masakit sa likod. At magdilig ka dahil medyo natuyuan yan. Yan. Ha? Hindi na? Magdilig ka pa ng konti. Ha! Sakit dyan, sakit dyan. Ito yan yung iba eh. Oh my god. Mahirap kumita. Mahirap kumita ng pera. Ganyan lang eh. Ganyan lang, mabilisan. Nakita nyong... Pwede yung isik-isik lang. Kung wala kayong ano, ganyan. Wala kayong ganyan. Okay, sample lang kayo. O, bilisan mo magtanim. Nangangawit na ang kamay ko. Yes. Yes, madam. Ayan, ganyan lang. Ano na to? Pangatlong layer na to. Ganyan lang ang pagbubudbud ng binhi. Pag nasundan nyo to, kasi yung iba kasi, mali-mali yung pagputo ng kanilang dahon, minsan din na nila pinuputol, basta naglalagay lang sila ng binhi, kaya nagkakaproblema din. Kasi mahirapang lumabas yung sapot niya para gumapang. O dapat, tignan yung paglalagay niya, pagbubudbud niya. Ganyan. Ganyan na. Ganyan. Ganyan lang mga boss. Yan.
anong sukat ng dito? 11 inches to, sukat. Ito, 11, ah? 11 inches yung sukat ng dahon. Itong sukat ng dahon ay 11 inches. Ang sukat ng dahon ay 11 to 12 inches. Ayan, pang pantay-pantay ang pagkakaputol. Para pag mag-harvest kayo, tsaka para pag mag-harvest din kayo, madaling makuha yung kabuti. Hindi na ako naglagay ng pampainit. Ha? Hindi. Eh di na, si Kennedy ay hindi na daw maglalagay ng pampainit dahil mahaba tong plot ko. Dahil mahaba ang kanyang plot, kaya hindi na siya maglalagay ng pampainit. Dahil ito, mahaba, madaling mag-init to. Yan. Ang gagawin niyang layer ay 6 layer. Depende sa anong taas niya. Ha? Tingnan kung gano'n ang kataas. Titignan daw niya kung gano'n ang kataas. Depende daw. Kasi medyo malit yung dahon na nabili ko. Kasi medyo malit yung bukos ng dahon. Ilang layer na to? 4. Sa 4 layer na po tayo. At susubukan ko ning maglagay ng binhi para matesting ko rin. Gayto. Tama bang aking ginagawa? Tama. Ayan, ganyan. Dito, giit. Tira mo nga. Tama bang aking ginawa? Yes. Yung pinagbudbud ko ng ano? Yeah. Tama lang siya. Uy, dinilingan mo, naglagay ko ng binhi. Dinilingan mo yung nilagyan ko ng binhi. Ay, nako. Ilang yan? Huwag niyong gagayahin. Pero, ano? nadiligan niya mo. Huwag niyong gagayahin yun. Saka si Kennedy, tinitignan. Naglagay na ako ng binhi. Ano gagawa pang binhi? Para sa mga kinukot, para sa mga nagtitipid ng dahon, kahit 11 inches ang gawin yung cuttings. Haba. Ang haba ah, ang haba. At ilang bukos lang ko. Malilit ang bukos dito eh. 5 piraso lang eh. Ay, o apat na piraso lang eh. Ang maliit to eh, 4 lang. Pero tama lang, basta mahawakan nyo. Mahawakan nyo ganito, ganyan. E-check natin, oh. Tignan nyo. Ganyan. Ready na pag ganito, ready ng taniman. At sa mga nagtatanim dyan, sa mga baguhan pa lang, pag nagbabad kayo ng dahon, dito nyo siya itis. Kung magtutubig na siya. Ay ready ng iahon. Siya kung paulit-ulit ako kasi yung mga andyan kasi nga applied to hindi pa nakapanood nung umpisa. Ilan pa nanonood? Wala pala eh, wala palang nanonood. Baka mamaya busy pa siya. As of now 5 PM ng hapon. Mga 5 pa lang ito. Ilang layer na to? Limang layer.
maganda pag magtatanim kayo, ito, may lilim. Tingnan nyo, may lilim. Basta nasisiniagan lang sa umaga. Tapos pag sa ano na, pag mainit na yung sikat ng araw, doon na kayo mag-umpisang ano, magtakip. Magtakip kayo sa ibabaw ng plastic. Kung may dahon ng nyog, pwede nyo itakip yun. Dahon ng karton. Dahon ng karton? Ha? Ay, dahon ng karton. Hindi pala dahon yun. Sorry. Kung talaga. Dahon ng saging. Sabi ko. Dahon ng saging. Oh, dahon ng saging. Pwede rin yung hindi pa natuto yung na ano, dahon. Pwede nyo ipang takip yun. At sa umaga, magdilig kayo. Magdilig kayo sa umaga. Mga alas 7. Sa ibabaw lang ng plastic. Parang pinapaliguan nyo lang. Tama. Ilang beer na yan? Lima. Oh, dadagdagan mo pa. Gagawin mong 6. Yan. Gagawin niyang 6. Ang 6 na layer. Mga kamasyon. Nit, ikaw na nga. Magsalita ka rin. Oh, pagod na ako mo. Wait. Ganito kamura. So, pagod ito, na. Pang limang layer na ito. Pang limang layer. Kailan na ito itong ano? Pinapasip ko kasi sa ano, kasi medyo mainit ang tanghali. Bago-bago ng klima. Hindi maintindihan yung klima ngayon. Kasi lumalagay ko sa klima. O sige, magtagdan ko pa ng isa. Isa para 6 na layer. Ayan. Hindi ako mahulog ah. Ayan, ito pa magandang spot. Para kitang-kita lahat. Ano to eh, kumbaga mag-ano po ito eh. Papatak ko. Tama natin ang isang layer. Ganyan lang pag nasundan nyo yung video nito. Mas maganda kung magtanong kayo sa labas kaysa yung nasa laundry box ay laundry basket. Kasi mahirap yung mga kaibigan. Mahirap ako yung sa laundry basket. May kakanti kayong lupa. Mali. Pwede kayo magtanong sa labas. Ang tanong ko, hindi pa pinatong sa labas. Wala nang signal. Yan pang pang last na layer na ito. Yan, sabo na ng tukod. Yung hindi naman katukod. Sakto lang. Sakto lang siya. Hindi nga abutin yung tukod na tukod. Kasi maliit na maliit. Maliit yung ano. Okay na itong katas na ito. Okay na. Banana leaves. Madali nang kumunang init ito. Kaya hindi na kayo maglagay ng dahon ng mga... Basta 6 layer, no? Oo. Oh, kaya hindi na kayo maglagay ng ano? Mga... Ito, kukuti, away na ito. Okay na yung taas niya. Hindi na ako naglagay ka, ma. Kasi hindi na ako naglagay ng mga dahon, mga kaukawa nito. Kasi mataas. Hindi na yung taas niya. Pag mataas yung tanim, nagay siya manguha ng init. Kaya hindi na kayo gumagay ng mga dahon-dahon. Sakto na yun, okay na yun. So, babasin ko na.
kulay na ito. Yan. Tatapang muna. Tapos na. Tatapang muna. Tatapang muna ang plastic, pero gagawa pa tayo ng plastic doon. Kasi yung plastic ng asuka lang gagamitin natin. Ayan, maglalagay pa ako ng bigis sa gilid. I-ano mo rin kung anong klaseng plastic ang pwede. Ito, sa gilid. Yan. Sayang na kasi may tutubo dyan. Yan yan lang. Yan. Kung may sobra kayong mga binhi. Yan. Pag may sobra sila. Oo. Lagay nyo dyan. Pwede. Hindi na ako maglalagay ng kawayan sa ibabaw kasi wala na akong magagamit ng kawayan. Ganyan lang. Oo. Kita nyo na. Yan lang mga boss. Ganyan lang ating paglalagay ng ating pinhe. Mga ilang araw pa siguro ito bago mga 3 days na pinagsapot ito. Mga 3 days. Observa natin kung may sapa na 3 days. Kasi nga umuulan dito ng malakas. Kami. So ang gagawin ko ay kukuha ko ng plastic bag. Tapos yung pangtakit ko pala. Kapag paano yung luto? Bilisan mo. Dito muna yung gawin. Ibagamot no to no may plastic niya sa rag to. Ah, ito yung plastic mo, oh, nagamit mo. Plastic ng ano to, ng asukan. Yung pinaglagay sa mga planta ng cook. Anong pwedeng plastic na pwede nilang gamitin kung wala silang ganyan? Kung wala kayong ganito, pwede yung plastic na ano, yung pinaglagay ng gulay. Yung size 20 by 40. Pinaglalagay ng mga talong, mga sitaw sa mga palengke. Ito yung bumili ang size no, 20 by 30. Mas maganda kung may kasing laki ng size na ano yung garbage ito. Yung ang hanapin yun, pala yun. Meron yan. Basta ang kunin yung plastic ay yung transparent. Clear. Yung clear na yung transparent. Ganito. Para yung bunga ng kabuti, makikita nyo agad. Kung ano na nangyayari yung kabuti ninyo. Para ma-observe ninyo. Pangibabaran mong tanay. So ito ibababad ko lang sa tubig ito. Ito lang pag ito. Ito ibababad ko yung plastic. Ang pagtatakit ng plastic ay single lang. Huwag dublihin. So, dali lang naman ito. Nakati ko lang ganyan. Ganun lang gawin ninyo pag kakabili kayo na ano yung plastic. Nakati ko yung tapos plastic na lang, pero lalagay ng mga gulat. 20 by 30. Ihugas nyo lang sa tubig ka? Ito, hugasan ko sa tubig ito. At ipanlaw ko lang. Sausong sa tubig, bago ko sakit. Sa akin mga kanin. Kaya ko binabasa, para madali magdugtong yung ito, itong hinahati ko. Para madali siya magdugtong. May mga sukal-sukal pa. Okay lang na ano, okay lang na kasi gamin yung mga tanim ninyo. Daanan ng langgam, okay lang yan. Kahit anong siktong lang dyan. Kahit yung umulang ano, yung umulang manok. Sabi yung maliwi na gumagasan, yung sukal ng manok.
lang yun. Normal lang naman sa atin. Papa, nag-harvest ako ng ganun, magmaraming ganun. Ito, kawang kapag maraming ganun. Ay, kung maraming ano, tumumbo. Gawa ka sa YouTube. Ama na, Sublaya Plot. Ay, gawin mo. Ayan. So, action tayo. Ang gagawin ko doon. So, ako po muna doon sa drum. Ito, ha. Yan, isang... Isausaw ko lang sa tubig ka mo. Isausaw mo. Hindi naabot yung wifi dyan eh. Yan. Oh, so ito, basa na. Ang aking plastic. Sausaw ko sa tubig. Sausaw ko sa tubig. Ayan. Basa na. Ayan na. Natin. Tay mo ako. Ito ang pagtatakit ng ating talon. Kasi, ito, hindi na ako naglagay ng kawayan dito si Babaw. Nakaperik na siya agad. Pinagawa. Napapansin yun eh, nakapayurik na. Suk-suk ko dito kamo. Suk-suk ko dito sa kawayan. Sa kawayan, wala nyo na lang ganyan. Tapos, kunin nyo dito, i-fold nyo dito. Suk-suk nyo dito. Simple lang, diba? Ito, plastic. Napansin nyo, hindi na ako naglagay ng... Okay, nakadikit na yung plastic, ha? Dikit na. Okay lang yun, nakadikit yan. Okay lang yun. Para mag-voice pa. Ito yung sinasabi ko, kaya yung lalaban ng plastic. Kaso sa tubig? Didikit. Single plastic lang, huwag mag-all ng dugli-dugluhin. Kasi pag dinagin yung plastic, ang mangyayari doon ay mag-over moist. Mag-over moist na. Ang basura ng plastic. Yan, palpal ko, palpal nyo ka mo. Binawad ko na yung... Para pantay. Pantay yung pagpapastik ko ka mo. Mamaya, lalagyan ko ng pato dyan sa baba. Pabigat. Yan ang pato. Nag-ipon na pato. Nag-ipon pa ako. Nag-ipon pa ako. Yan ang pato. Bato. Simple. Simple plastic. At agrimaso. Isang plat sa katikod ng bahay. Ating gagawin na magtatanong pa ako ng pwede na makatapos yung ngayong gabi na ngayon makabukas na naman yung iba. Parang ganun din sa kanina. Same process. Yan lang. Sok. Sok dito. Sok doon. Ayan. Ayan. O yan, tapos na.
tapos na. Tapos na. Lalagyan na lang ng bato ka mo. Bato? O yan, bato dyan. Bato, bato dito. May parang may pabigat siya. Kasi yung mga bato natagunan na ng lupa. Kung may tumubo na, saka hilain yung plastic. Paano paghila? Yan. Ganyan lang, pare pa yung bato lang yung kanyang diri. Pag tumubo na, paano paghila? Ah, pag tumubo na, hindi, bibidyo ko yung pag tumubo para ano. Ano. Para makita niya. Kung sakaling may mga mushroom na dyan, sakaling may mushroom na dito, ganyan, hilain mo lang yung plastic. Ganyan lang. Pag yung bato dito, ganyan lang. Hihilain lang. Kasi ang pag-harvest din, halimbawa ito yung bato, ito yun. May harvest hanggang kaputi dito. Yan. Tanggalin mo ito, ito yan mo lang. Ibuksan mo na lang ganyan, kunin mo yung kaputi. Ito. Yung hindi mo maabot ng kamay dun sa kabila, ibalik mo yung ano, bato dito, nataka dito. Tanggalin mo bato, ibuka mo ulit dyan. Para maiwasan yung... Para maiwasan yung... Kasi kung ginuko mula yan, ang mangyayari sa maliliit na kaputi, mamamatay na yun. Makoto yun. Kaya yun ang pag-harvest. Ganun po ang pag-harvest. Yan, ang hirap sa'yo, nagtarim ka, wala ka pang bato. Okay. Prepared na lahat ng gamit mo. Okay lang yan. Besa mo magagilap ang bato. Para yan. Alam ka na. Sige. Alam, nice. Yan guys, ganyan. Finish na to kamo. Finish na tapos to. Na yan. Tapos na yan. Lalagyan na lang ng bato kamo. Lalagyan ng bato. Bukas, pag narawan, lalagyan ko lang ano yan. Pakita na. Pakita mo yung pagbaba. Bukas ko na lalagyan ng mga bato. Lalagyan na lang ng bato. Wala ng oras. Sige, kamo. Yeah. Paalam na kamo. Alam mga guys. Kano lang, simple lang pagtatanim kamo. Sa mga order ng binhi, kamo. Sa mga binhi, visit lang po kayo sa akin. Or, text nyo ako sa akin number. Nandiyan naman sa group yung number ko, kamo. Nandiyan naman sa group yung number ko. So, ano yun? Hanapin nyo lang. Trinity Roses. Sige guys, paalam. Paalam po. Misina si Trinity. Bye.